Almost pare-pareho lang naman yung
what makes it bigger? What makes it bigger about the galaxy horizon? It's actually also illusion. It's actually also illusion. Because you know, the also illusion of it. It's one of the things about optical illusion that we judge the size of an object based on its amount of objects near it. Kasi, kung mapapasin nyo dito, no? Okay, dito sa diagram na ito. What makes this, ano, appear to, seems to appear bigger? Dito, because of this lysetol. So, our brain is deceived, no? Dahil doon sa dalawang lines na yun, it's nagkakaroon tayo ng mga comparison between this line at saka dito dahil dito sa dalawang line na yun. Okay, so that's false illusion. And kung i-apply natin siya sa moon, kapag mababa siya sa horizon, marami tayong nakita eh. Marami tayong nakita at nare-register sa utak natin sa mga building, mga puno, so that's why the moon seems to appear bigger. Pero kapag tumataas siya, mas mawawalan tayo ng reference to judge the size of the moon, kaya it seems to appear smaller. Okay. Next category, misconceptions about the solar system. Number one, oversimplification of Earth and moon illustrations in books. It's not safe to travel to asteroid belt because of the high chance of getting hit by one. Nakikita natin sa mga cartoons, kapag may mga spaceship, panikod dito, nakamanto, tumugod, nakamanto, at sira ang spaceship. Diba? Number three, the sun will undergo supernova explosion 5 billion years from now. And lastly, black holes are monsters. They destroy everything. Okay, so lahat ang ito ay pagpupulaan natin. Number one, we tend to oversimplify the illustration of our Earth and Moon and others are system-related illustrations of books. Okay? For instance, dito sa picture nito. Okay? Here, it gives us a misconception that moon is that great near from the Earth. Tama? Yes. Ah, siya lang pala ba? Ito pa. Ito pang illustration ito. Although it shows us the proper, or the right reason kung bakit nagkakaroon ng phases ng moon because of its position around the Earth, no? It appears that the moon is very near from Earth. E nakapaling hindi ko isa sa lahat ng libro na nabasa natin gaano nga ba talaga malayo ang moon sa Earth kung sa scale gamitin, scale model gamitin natin. Okay? Gaano ba malayo? Sige. We can address this misconception by this demonstration. Okay? And using the following information. So kailangan natin ay isang moon, model ng moon, tsaka yung screen. Kasi lang ang lahat ng scale model ng Earth and Moon distance. So use this information, average distance of moon from the Earth, average na 384,400 kilometers. Kasi alam natin din baka ang circumference ng the moon is just 1/4 of the Earth. Tama, di ba? Pwede na ba? Hindi pa rin. Imagine yung mas maliit na lang. Okay. Mas maliit pa sana yun. Correct. Anyway, ito lang yung information na kailangan natin. Average distance ng moon from Earth and then average circumference ng Earth. Now, how do we use this information for us to have an accurate scale model? And you can use this as motivation for your students in the future. Okay? Okay. So, next ilang beses na mas malaki ang distansya ng buwan sa Earth kumpara doon sa kanyang diameter ng Earth. Subukan niyo po yung ratio. Ratio ng distance of moon from Earth to the average circumference of Earth. Ano yung ratio niya? Ilang beses na mas malaki ang distance of moon from Earth?
Earth dito sa average sa countries ng Earth? How many times?
explosion, supernova explosion daw siya, 5 million years from now. Okay? And again, that's a misconception because our sun will not, it will not undergo supernova explosion 5 million years from now. There are some factors that affect the life cycle of stars, and we know that it's the size that matters, right? It's actually the mass that matters, no? But for an average star like our sun, it will not explode like in the near future, but okay, it will just produce so called the planetary nebula. And later I'll show you what it's a planetary nebula. Now, okay, a star's mass determines what life path it will take. And our sun is somehow here, it is a category of all the stars. And those stars that have high mass, so they are the ones who have the tendency to explode. Okay? So this is in terms of the relative mass of ibang stars compared to our sun. Our mass is one solar mass. Tapos kung ang mass ng sun star is 3 times massive than the mass of our sun, then eventually it will category no. Tapos if a certain star is eight times massive than our sun, then that is a high mass star. Okay. So, evolution of the moon cycle expansion of red giant. So what happens after our sun? After our sun, siya ng main sequence stage. Okay? So if we're going to look at the interior of a star, okay? So here we have this hydrogen fusion shell, so I think fusion, okay? And then as those hydrogen atoms, hydrogen may are fused together, they form or helium ashes. Okay? So they know that a star is actually an object pressure going from outside, going out, and the force of gravity going in. If the pressure goes according to a star is balanced, no, or equal to there's an inward pull of gravity, then a star is in equilibrium. Now, during the late main sequence stage, kapag naubos na yung mass, yung very first source of fuel ng sun, which is hydrogen, then eventually the tendency is for it to decrease the temperature inside. Kasi naubos na, di ba? Marami na naubos. Pag bumaba na lang bahagya ang temperature, following some basic science or chemistry laws, when we have an increasing temperature, what do you think will happen to the pressure? Bababa again. So, it should dominate temporarily the gravity or pressure. Okay, so at the mid-sequence stage, a star will somehow shrink. Okay? To compensate for the decreasing pressure inside. Okay? Now, of course, habang nag-pressure yung araw na nagkakaroon ng inward photons dahil sa in shadow balance sa mga condition, no? Eventually, the core will begin to heat up again. Diba? And it will now be a second round of nuclear fusion. Okay? Tama ba? Ngayon, pag nangyari na yun ngayon, let's start the second round of nuclear fusion, no? Well, yung outer parts ng sun, yung star, will be forced to expand, and eventually it becomes red giant. Okay? Habang nagtutukot ang sun mo, yung outer atmosphere, nag-expand na. Okay? Tapos yung nagtutukot sa loob, na nag-compress, okay, itinatawag natin yung white dwarf. So, a queen ng ating sun is going to become a white dwarf eventually, and then to form a planetary nebula. So, yung nasa kitna, exposed core. May exposed core sa kitna. It's just a
siya magandang kabigat. Pangalawa, it's not rich in very dense metallic elements for it to explode. Yung kasi yung base anatomy ng massive stars, okay? Massive stars tend to form heavier elements doon sa inner core, and eventually as it forms iron, iron. Okay. So yung iron na yan, no? Hindi na siya ganun ka-stable to mix together more. Okay, but accumulation of iron inside the stars interior would produce an explosion. Now, next we have Cisco section. The all galaxies are moving away from us. There's the center of the universe where the Big Bang occurred, the aliens and the equal being are rise, huge events, and so on. Kasi na talaga yung mga visual na dito dito sa loob. Pang-check it pa tayo. Which space that farther object is from us, the faster it's moving. It's not moving faster. There is just more space between us that is expanding, so it appears to be moving faster. Remember that our space is constantly expanding, and because of this expansion, the distances between the objects, those are space, and those are universe, tend to increase. It's not really the galaxies or the heavenly bodies that move away from each other, but it's the space, the really spots that make all the objects seem to be receding away from each other. Yeah, di ba yung class experiment dito is to have a balloon, bago mahipal yung balloon, mag-drawing ka ng dalawang dots, 1 cm apart. Pag hilipan mo yung balloon, pag lumoto, yung 1 cm na distance between A and B, will not be 1 cm anymore. So it's mas malayo na sa sila sa isa't isa. Diba? Okay, next. Ito ang concept. And it's why it's so big, very big. Sino mga bio o sino science major dito? Sino mga kabayo? Kabayo? What better is the phenotype or outer appearance of an individual? Genetics na, di ba? Oh. Di ba yung ano natin, yung physical makeup natin, our physical makeup is dictated by our genes. Di ba? By our genes. And our genetic makeup is actually a product of millions of years of evolution. We tend to pass on traits to the next generation, we tend to pass our traits to the next generation. Okay, and our environment plays a major role in passing our traits to the next generation. If we have those advantageous traits, if we have those good traits, because it is supported by the environment, because we are adapted to that particular environment, then the tendency is for us to pass on those desirable traits to the next generation. So, the environment plays a role in upping our physical makeup. Tama? Yes. Bakit nag-evit na ito? Ibig ba sabihin from the planet that they come from? Ito ba yung desirable traits for them para magbuhay doon sa planeta nila? Diba? Why do they have 2 eyes? Diba? Why do they have bilateral symmetry? Ganun din ba yung condition ng planet nila to our planet? But why do we have such noses? Dalawang organs din. Do we have lungs? Diba? That in the air can enter inside. So before we can predict alien creatures like this, isipin nyo muna ang genetics at ang environment adaptation. In this world, diba? Lahat ng members ng animal kingdom have physical structures na merong kinilangan sa environment nila. Diba? So dapat pupunta sa din dito, we don't show off pagbubuhay kasi na ulit. Kasi we are inhaling oxygen, and actually oxygen is toxic as far as chemistry is concerned.
is concerned. Okay? Oxygen is it's a good oxidizing agent, oxygen, because of its high electronegativity. Diba? Oxygen is actually poisonous, and we are adapted to oxygen. Kung bakit tumitutok sila dito, bakit hindi sila namamatay sa dito? Dapat sila yung namamatay sa sila yung So, that's it. Many pressure to clarification. Session na pinabalik mo yung anyway, so much for that. Maraming sila. Distance ng moon sa Earth, lagi magkatabi. So, kanina rin pinipita ito, makikita sabi ko, okay, okay na yun. Pero yung pagdating ko sa average circumference ng Earth, dapat, pag sinabi lang yung circumference, ang lumabas na value, diameter ko eh. This is the only 12,000, so diameter yan. Di ba? So, ano yung diameter? Sa pilo, ito pilo, dulo-dulo niyan, ganyan diameter. Yung mula sa gitna, yung below ng sama. Eh, ano yung pinakamadaling natin kung gano'ng since gumagamit tayo ng maybe na image ng bola, hindi natin kumukuha yung circumference. Ang circumference, alam ang diameter, no? Ang lalabas dito kung circumference na gamitin natin, yung below, 40,000. So, kung i-divide mo itong 84,400, kilometer, 40,000 yan. Baka kasi nakita ko kasi yung pinapansin ko sinusulan yun. 40,000. Ang sagot doon is 9.6. So, ibig sabihin, kung may bola ka, asan yung mga bola tali? Okay, yan. Pwede mo. Ito yung bola. No? Kukuha tayo ng tali mula dito sa dulo niya. Rewind natin. 9.5 times. Okay? 9.5 times. Tapos, ini-stretch. Pag ini-stretch natin yun, mula dito sa gitna, huwag sa din, huwag dito sa side, no? So, may technique pa dyan. So, ano yung, kung kayo tatanong ko, itong Earth, gano'ng malaki yung moon? 1/4. Paano tayo makakapili ng 1/4? Paano natin makukuha yung 1/4? Paano natin makukuha? Paano yung maas? Okay. Okay, ganito ha. Pigit nyo mata yung sandali lang. Sandali lang. Okay, try to imagine full moon ngayon, although 3-day-old moon lang ngayon, ngayong hapon. Next week pa yung 2 weeks pa naman, almost 11 days pa yung puto. Okay, dilag pa kayo. Gano'ng kalaki yung full moon na nakita nyo? Imagine nyo lang sa pagigid na nakita nyo, kasi laki ba nitong bola namin? Malito? Malito dito? Gano'ng kalaki? Gano'ng, sige. Sino nagsabi mas malaki muna rito, yung nakita yung full moon sa langit? Meron ba yung nakita, yung imagine ninyo? Ano yung imagine yung full moon na kasing laki nito? O mas malaki nito? Meron dito? Wala. Okay, good. Mas maliit dito? Meron? Sino nagsabi mas maliit dito? O ito muna, kasing laki nito? Hindi, okay. Mas maliit dito. Gano'ng kaliit? Ito ba? Okay. Sa totoo lang, mali. Okay? Ito, kung ito ikukumpara, kung ito nagsasabihin nyo, ganito kalaki ang buwan natin, sa langit na nakita nyo. Hindi ko alam, nung nag-imagine kayo, baka merong salamin na may grado. Kasi hindi ganito kalaki ang buwan sa langit. Alam nyo kung gano'ng kalaki? Binawid kanina ni Leo.
hiniliit na. Alam ba ninyo na itong hiniliit na to, dalawa ang full moon nakakasa dito. Dalawang full moon. Kaya kung sinukat nyo to, diretso yung braso nyo, bibigit ang isang mata, kung itatapat nyo sa buwan, dalawang full moon, kasa yan dito. Anong sabi natin? Ilang times ang laki ng Earth sa moon? Hindi, distance yun. Laki. 4 times, di ba? So, ilan meron dito? Dalawa. Ilan kaya dito? Siyempre, dalawa rin. Pareho lang naman dalili. Ngayon, pag pinagsama natin yan, ilan? Dalawa! E kung isang dalili lang ang gagamitin natin, anong gagamitin natin? Ito. Alam ba ninyo na itong dalawa, pag kinuha niyo yung lapad ng upo ninyo, yung lapad ha, itapat niyo dito sa nilalaki niyo, yan ang laki ng Earth. Kasi 4 times eh. Asa ni tali na rin yung Earth. Okay, sige. Tignan niyo ha, asa ni tali. Tignan niyo ulit. Ito mabilis, kung gusto mo kasi, kung gusto nyo kasi ipakita, kung gusto natin ipakita, pag dinireksyon natin yung tali, okay, dapat mula dito, kahit wala kong tali, tignan nyo ha, ay yung bono ko, pwede. Sasabihin ko kung nasa ng buwan, gagamitin ko ito. Tignan nyo ito ha, lalayin mo ako sa kanya, malalaman ko kung nasa ng buwan, gagamitin ko lang yan. Ito. Mula dito. Yan. Yung distance ko dito, at saka yun ang Earth, nandito ang buwan. Kung hindi lang yung fit yung tali, ito yung distance ng 9.5 miles. Okay. 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 Siya yung may hawak. Siya yung may hawak, diba? Kaso wala na yung moon. Kung meron tayo, nalakuha. Okay. Imagine mo kung meron na. Okay. Tapos, ginawa niya uli yun, nung nakaikot na yung Apollo 13,
sa moon, pabalik na sila sa Earth kasi hindi naman sila nag-land eh. Pag ikot mong, eto, kung ito yung buwan, yung Apollo 13, kung kailangan mong ikot sa moon para makabalik. Kasi kung hindi sila iikot, hindi sila makakabalik. Kailangan gagawin din yung gravity ng moon. So, nung umikot na sila, so natakpan ng moon, ang Earth. Tapos nung lumabas na sila, nilinis uli ni Tom Hanks. Nilinis niya yung salamin kasi nag-yellow. Tapos tinitignan niya yung ginawa niya ng video. Okay? So, dun sa movie, kinoconfirm lang natin yung sistema ng ginagamit ng mga astronomers. Kung kayo nasa moon, kaya na ginawa yun, although hindi siya nag-land sa moon, yung distance niya ng pag-ikot, approximately, yun yung distance ng moon sa Earth, diba? So, nakita niya na yung Earth, sa gilid niya yung moon, ginawa niya yun, natakpan ng pinalaki niya ang Earth. So, pinapatunay lang na yung distance niya, nandun na kayo na sila sa buwan. Okay, ulitin ko ha. Circumference is around 40,000. Yung diameter is nasa 12,000. Okay? Yun lang, ito. Earth and another object, Perigee, pinag-alapin. Ano yung malayo? Apogee. Pagka naman gulat sa sun, aphelion yung pinaka-malayo, perihelion yung pinaka-malayo. So, ayun ako. Applicable po ba doon po sa pagsumat ng daliris mula sa lupa Perigee? Para sa Perigee? Okay. Kaya niya siguro na itanong yun dahil itong tatlong sunod-sunod ng full moon ay pinatawag na super moon, right? Yes. Sa totoo lang, yung distance na yun, no, na ang pinakamalapit na pwedeng mangyari, no, average yung distance sa binigay natin, 380, gawin na natin round of call, 385,000. Yung 385,000, yun yung average distance. Ngayon, kung titignan natin yung pinakamalapit niya, which is around 355. So, mayroong difference sa mga 30. Sabihin na natin na 30,000 kilometers. Pag ginawa yung ito, halos hindi rin natin makikita. Kaya nga mo nagtataka doon sa mga tao na amazed na amazed. Wait, sir, ano mangyayari? Super moon na naman. Ano ngayon? Tandaan nyo, baliwala yun. Naked eye, baliwala. But if you're going to take pictures, if you're going to take pictures, you can see the difference. Same aperture, same magnification, same setup. Kung tinuro mo siya ng telescope mo, gumamit ka ng 10 times ng magnification. Okay? Tinuro mo siya, full moon. Kumuha ka ulit, tapos sabihin na super moon. Una mo ulit. But kayong setup, 10 times din. Pag na-develop mo na, kailangan yung pag-develop, pareho rin ng enlargement na. Pare, konti-konti lang laki. Technical kasi yung tinatawag natin perigee. Ang problema sa atin, ini-emphasize kasi yung supermoon. Sa totoo lang, supermoon is not an astronomical. It's an astrological term. When we say astrological, gawa ito ng mga term na binuho, idea ng astrologer. And astrologers is different from astronomer. Astronomers are scientists. And while astrologers are scientists. Bakit yung sinabi scientist? Ano sinasabi ng astrologer? Give me your birthday and I'll tell you lucky number, lucky color, right? Yes. Ang tanong ko, bakit ang tanong ngayon? Walang astrologer na nananalo sa loto. Bumamaya at bumaya ngayon, mahigit 250 million na super jackpot. Meron na bang astrologer na nananalo sa loto? Wala pa. O sa ending, wala pa rin. Bakit? Kasi hindi nila mahulaan. Kaya niya? Okay niya? Now, gusto ko lang i-share. Gusto ko kasi i-grab yung opportunity. Habang mainit yung sun, habang nag-drive ako kanina, sabi ko, in-expect ko ka naman kasi maganda yung weekend natin. Maganda ang weather. So, gusto ko i-grab yung opportunity. Pakita ko lang sa inyo kung paano nyo makikita yung sun na walang telescope. Paano? X-ray.
Sabi niya, kikita na daw. Pwede. Gumamit ng filter. Kaso, ano yung pinakamagandang filter? Well, there's glass. O kaya, yung sa x-ray films, ang gamitin niya yung black, black spot. Huwag yung mga puti. Okay, may cancer yun. May hirap na kasi gumamit ko yung black and white film kasi wala na, bihira na. Kung wala kayo nun, kung wala kayo, ano pwede niyo gamitin? Hindi niyo ba napapansin yung mga butas sa bubong? Pag may sikat ng araw, nakikita niyo. Di ba? Sino hindi pa nakita ng butas sa bubong na tumatagos sa sikat ng araw? Kasi kung hindi pa nakita yun, subukan yung butas sa bubong. Kung wala kayong butas yung bubong ng bahay ninyo, tumayo kayo sa ilalim ng puno. Ewan ko kung may nakakapansin sa inyo, kung tatayo kayo sa ilalim ng puno, ang mapapansin nyo, pala yung bilog, yung nasa ilalim. Opo kayo niyo. Ibig sabihin, madalas kayong hindi nagla-lunch, nakaupo sa ilalim ng puno. Pero napapansin nyo, bakit bilog? Kasi yun ang shape ng sun. Ngayon, kung may eclipse, may solar eclipse, upo ko ulit yun, tayo ulit yung sa ilalim ng puno, lahat yun ay crescent na. Parang, ay mo lang liit.
sabi ni Asalina, mamaya pa sir, RSI, pero by that time, wala na yung may papakita sa iyo. Nag-iusap lang, baka pwede kayo pakita. Kung napansin nyo, di ba, dalawa yung nakita nyo? Kahit ano mo, ang shape ng mirror, kung anong shape ng mirror, alamaba, yakin mo, nandiyan yung sun, i-reflect kung malapit lang, kung mga 1 to 2 meters, 3 meters, kung square ko, square ang halabas. But more than 10 meters ang layo, mula 10 meters ang layo muna, kailangan ko lumabas na yan. Kailangan 10 meters ang layo nito sa wall, lalabas na yung shape, sun. Kaya kung nakita nyo, yung unang pinakita ko sa inyo, ito yun. Kung napansin nyo, nag-double lang siya kasi may reflection din sa gilid. Pero dito, yung ginawa ko doon, binubli. Kasi yun ang shape ng sun. Pasensya na, yun ang shape talaga ng sun. Baka in-expect yung square. Ngayon, kung gusto nyo makita kalahati o may tama yung sun, pag may eclipse yun. Ngayon, kung gagawin kong triangle ito, bilog pa rin, basta more than 10 meters. Kung meron kayong malaking salamin na nabasak, meron nag-crack. Huwag niyo itapon. Gamitin yung tapon yung pag-makers. Kasi bawat part ng salamin na nabasak, hindi na siya single mirror. Individual na yun, depende sa laki. Mas malaki, mas maganda. Tapos, kung malayo nga lang, kung pwede ko nga lang ilayin dito kung malayin. O kung pwede akong lumayo, alam niyo ba, kung lalayo pa ako, pwede niyong makita yung sunspots using ordinary mirror. Mirror lang. Ang problema, mas maganda kung meron boulder yung... Kasi kung hawak natin, nagumuli, di ba? Pero kung meron tayong boulder, meron mga tayo pa dyan. Tatrack mo yung sun. Makikita nyo, lalabas yung sunspots. Nangyari yan doon sa isang school na... Nag-lecture ako minsan sa isang school, tapos yung madre, no, kinakapugi siya, eh nandun kami sa gym, eh may butas yung gym. Tapos tinitignan ko yung araw, yung reflection niya, yung pinaka-image niya sa baba. Nakikita ko may sunspot na, eh, mapula yung floor. Kailangan natin ng puti. Eh dumadaan sa yung sister, pinawag sister sa Andres, sabi ko. Tapos pinawag ko yung niya, pinawag ko lahat yung mga teachers, yung mga students. Yung, di ba, may sabi nila, meron yung... May mahaba silang bib, di ba? Bib. Tinapat ko yun, nagulat sila nung nakita nila yung image ng sun, may sunspot pa. And that is practical astronomy. Okay? Sa kapwa mo ng baguhan ng football fan, wala yung mga kailangan nila yung watch out. Right? So, pretty much, madami na akong stuff na nabasa about particle physics, kaya I can share what I learned. Okay, so let's pick up with the topic. Okay. So the topic is about the physics of the big and the physics of the square and the small. So do you have any idea about the general idea of what I'm going to talk about today? Sino may idea? Okay. Physics of the big, physics of the small, vis-a-vis, there's a different physics for the small scale, and there's different physics for the big. So, for example, you want to learn about black holes, there's another physics for it. You want to learn about planes and how they move, how fast they go. Each classical physics. Okay? So, let's move on. By the way, I mean background. Are you physicists? So, are you also studying the physics or anything like that? Or you just study it for fun? Okay. So, here's our outline. The first part, we are going to talk about macroscopic physics, the physics of the big. So, HVC, so like this ball, I will use that later. Classical physics was invented by Newton. So good, you know your science history. Okay? And we'll also talk about other classical physics. Next, part two, we'll talk about special, just an introduction to the special level of your presentation. Anyone here? I know
meaning sa relativity. Any mood, a certain God or something. And I don't
observant of nature, and he figured out that there are patterns in nature that they could write the equation for. So human beings, they wrote equations, they studied geometry, and they found out certain laws. I really like this comparison made by Richard Feynman. You know Richard Feynman? Who doesn't know Richard Feynman? Ask him why. Wala. Kinala niyo si Richard Feynman. No, first, here's a question. Sino naglalaro ng chess game? Chess? Ask the mic. Sino yung hindi alam yung moves? Mas kino ko lang alam sa chess. Kahit yung moves. Meron isa dun. Okay. So, makinig ka. Kasi ito yung natin. So, imagine natin, meron tayong chessboard. And yung analogy is, yung chessboard with all the pieces from the beginning, yan yung, that's the universe, that's our universe. You can think of it that way. And tayo yung mga observers, hindi natin siya kapala. Kasi wala rin ako chess. So yung observer, and he wants to learn more about nature, or he wants to learn more about chess. He doesn't know the moves. Doesn't know how to play. Okay? So, maglalaro kami ng guy na yun, number one din ng chess. And then, mananotice ni Demar na yung pawn, ang movement niya, at the beginning, pwedeng pa isa-isa. Vertical, right? Yun yung rule sa pawn. Okay. Ang rule sa bishop, ang rule sa rook, physics is very well understood. It's described by equation, that's the
from that time, which are 300 years ago, by Isaac Newton. Now I'm going to prove just how predictable and reliable these equations are by conducting an experiment in which even a tiny variation in the laws of physics could result in my game of pill. I have here a solid steel ball. It weighs 14 kilograms. It's incredibly heavy. And it's suspended from the roof of the Faraday Lecture Theatre by this steel cable. What I'm going to do is to take this steel ball over here, and I'm going to stand with my back against this headrest. And in a moment, I'm going to place it against my face, and then I'm going to let go. It's going to swing out across the lecture theatre, and then it's going to swing back towards my face. Now, according to the laws of physics, it should stop just before it touches me. Okay, that's the theory. Let's see what happens. It's a ball of the hand, isn't it? Okay, are you ready? 3, 2, 1, go! Right hand loop. So, yun yung na-discover
and discover the law of things as well. Na-discover niya rin yung force fields. So, di ba, sa mga movies, ito yung force fields. Siya rin yung nag-invent na. So, ang experiment, kaya niya nalaman yung force fields. Yung magnet, kasi ito yung experiment eh. Lagay niyo yung bar magnet, north pole, south pole. Lagay ka ng iron fillings sa taas. Ano mangyayari? Magkakaratan? Nakikita mo yung field. Okay? Siya yung naka-invent ng curve. Ngayon, yan dami-dami yung ginawang experiment. So, paano mo na, di ba nakakalito yun ang dami yung results? So, ginawa ni Mike ni James Clerk Maxwell, kinumpay ni lahat ng results, and sort of, he wrote four equations, he found out four equations that would summarize everything. And the main takeaway is that electricity and magnetism are one and the same. So, para lang sila, and they get separate. Okay? And then, of course, there was life. Kay Michael Faraday, meron tayo kasi nakakapag, kunyari kung long distance relationship, pwede kayo mag-fetch, pwede kayo mag-dawagan, or pwede kayo manat ng TV. What else? Makakarindin natin yung Nico, Michael Faraday. So, just fast forward sa ibang classical physics. So far, ano na yung na-discuss natin? Newtonian physics? Ano ba? Huh? Electricity and magnetism? And then here we have thermodynamics. So, I'll just skip that. Pero, summary is, because of that, we have engines, car engines, steam engines, may air conditioning type. Now, nagulat din sabi ko parang si Demar, nagulat siya na meron siya yung basa ng move. Nagulat din siya na nakarating yung punong kalabang sa dulo ng bola. Naging akulin. So natalo siya sa pinag-game kasi hindi niya alam yung extra rules na yun. Okay? So ganun din, akala ng mga scientists, wala nang bago sa physics. Si Max Planck, kilala niyo si Max Planck? Si Max Planck, nung magpa-college siya, pagkasok siya sa university, nang sabi sa kanya ng professors ko, hindi na mag-physics. Wala nang bago din. Discover na lahat. Hindi na mag-dun. Wala nang exciting din. Pero matilis muna niya, pumasok ko rin siya sa physics, nag-aral siya ng statistical mechanics, na yung research niya is about entropy. Other things. Doon siya nagsimula. Okay? So, may benefits din pa rin yung mga bigas ko yun. Next. Now, let's move on to the quantum facts. So, ano yung nag-seek sa world ng physics? May mga phenomena na hindi ma-explain classical theories natin. So, what are those? Sino may alam? Okay? Ani high enough energy, painitan niyo na sa apoy,
Hindi ba yung kulay ng apoy, diba? You know that? Sayang, wala ka dito na lang. Gusto kong gawin yung experiment. Pero yun yung idea. We emit different colors. We have different energy. Emissions. Okay? Okay. So, naguluhan yung mga scientists. Discombobulate sila. Okay? And yung kid was very confused. Alright, let's use it now. Let me see if I have something special to say about that slide. Kasi I don't want to miss out on anything. By the way, any questions about it so far? Is this interesting so far? Yes. I'll just look at this. By the way, tomorrow we have an event at the main museum for promo. Science circus. We have very important experiments in the course of science, the history of science, and change the viewpoint natin about the world. So, first change is the point. Okay. So, pindutin niyo yung button. Mangyayari sa
train, yung laser, ilaw, aakyat, siguro mga, anong height ko? 6 feet, okay? Yung height niya, 6 feet. So, ang distance that travel niya is 6 feet. And after some time, iagyan, same time yung turtle, it will go down, 6 feet to land. So, anong total distance travel? 6 feet. Ngayon, observer sa labas kayo. Nangyayari, same ba yung measure nila ng distance? Oo. Oh, obviously, magalaw yung train, yung ilaw sa ilalim, magdadayado. So, hindi na siya 6 feet. Gamit na kayo ng category ng mirror, right? Okay? So, mag-bounce siya ganun. Tapos, mag-bounce ulit siya that way as the train moves along. So, anong implication nito? Transformation. So, transformation, the two basic things. Time dilation. So, question. Meron kang clock sa train. Sino yung mas mabilis na clock? At sino yung mas mabagal na clock? Yung nasa train or yung nandun sa hindi na clock? Train. Mas train. The finish, so you work it out. Yes. Do this at home. So, may assignment kayo after this. Bigay kayo ng clock, so moving clocks run slower. Okay? That's the key. And the idea is, bakit ganun? Again, follow me, follow the math. See, the speed of light is constant. Kumami tayo ng laser beam, di ba? C equals, is a constant, equals, yung distance ng observer, yung observer sa labas, mas mahaba yung distance na nakuha niya. So, kung humaba yung distance, dapat magbaba yung time ng observer sa labas. So, mas mabilis yung time ng observer sa labas. Pero yung time yung nasa loob ng train, mas mababa. Okay? So, moving clocks, run slower. Okay? That's what I'm saying. Thank you. So, ano pa yung isang famous na implication? Yung twin paradox, right? Yes. So, kung may kambal, yung isa aalis, magbalik ng isa, magbalik ng isa, tanda niya pa sa kanyang state, mas bata yung isa, kasi mas mabagal yung time. Although, may debate dito kasi, diba, pagbalik mo ng, pagbalik ka rin sa kanyang isa, okay. Formula na to is actually not part of the original paper na binabish ni Einstein. So, supplementary lang siya. E equals mc squared. Multiplication yan. Mass and energy are two different forms of the same thing. Mayroon akong gustong sabihin about that. So, ano yung implication niya? Okay. So, let's take, sino pwede yung volume? MR. Okay. Alright, so, let's assume si MR average guy, average Joe. Measure the mass. So, kung meron akong ability, kung alam ko yung technology para pasabutin si Demar, okay, gusto ko pasabutin si Demar, yung energy na makukuha ko kay Demar ay equivalent, nakumbit na kanita, nakumbit na, ay equivalent sa 30 very large hydrogen bombs. Hydrogen bombs, atomic bombs. Hiroshima. Ilan ba yung na-drop sa square ba? Isa lang, di ba? Imagine nyo 30 times from Demar. Pag pinasabi ko si Demar. Okay? Pero I do not have any time. Yun yung problem natin. We just don't know how to extract all that energy. All of us. So each of us are energetic. We have a lot of energy. Okay? That's the idea. And of course, C equals mc squared, magamit din sa paggawa ng atomic bomb. So
So, next. May question na? So, does that mean that we store a lot of energy? Direction? There is direction in SR. Okay, I forgot. Good thing you reminded me. So, sa SR, important thing pala na discover dito. Okay? Aside from the three dimensions, left to right, which is x-axis, up-down, y-axis, z pala, then front-back, y-axis, x-y, Z. There's another dimension called time. So we can model space. We can really separate space and time. Now, it's a special theory of relativity. That space time is flat. Okay? But basically Einstein. Kulang yun. If we add a massive object, again, let's imagine. Meron akong itong rubber na tela. Okay, imagine yung rubber na tela na item. Yes. Okay. Meron akong malaking bowling ball. I put the bowling ball on top of the cloth. What will happen to the cloth? It will sink. It will bend the space-time. Okay? So yun yung effect ng existence of mass to space-time. It will bend space-time. Okay? And then yung bowling ball. I get a small marble. What happens with the marble? Susunod siya sa lubog, di ba? In some sense, that's how gravity is. Gravity is not a force according to Einstein. It's the curvature of space-time. Okay. Later on, we'll learn more about it. Okay? Now, nakikita ba si Reina Valdez? Filipino astrophysicist? Sino aware kay Reina Valdez? Of course, Valenzuela is pretty well. She's quite famous in the scientific community. Kilala ba siya? That's the internet. Yeah, you can search for her. Is it part of a team na nag-prove? Actually, hindi prove. Na nag-confirm na tama yung general relativity even if you search for galaxies. 70,000 galaxies that are very, very far away. So, may mga alternative theories, but GR is the best general theory of relativity. Give you some example, gravitational legacy. So, if you have a massive object somewhere here, mangyayari dun sa light coming from those stars far away behind, hindi siya diretso. Bakit nyari kung may flashlight yung dito? Ilaw, dapat diretso lang siya. Makikita niyo yung flashlight. Pero kung may black hole dyan, attention din. Biglang yung light magdepende sa curvature of space. Okay. Now, imagine mo yung bowling ball kanina. Or just get someone. What's your name? Huh? Cesar. Okay, Cesar. Imagine I'll shrink you to the size of a ring. Or a marble. Lahat ng mass mo, kalagay ko sa Earth. Well, hindi pala. Dapat pala planet Earth. Sige, planet Earth na. Planet Earth, lahat ng mass ng planet Earth is a shrink from to very, very small size. Lalagay ko siya dun sa grid. Pero sobrang bigat yung grid ko yun, ha? So, ay, hindi ko mahawakan. So, wala nang
nilagay ko siya dito, ano mangyayari dun sa to? Damn, itubog siya. Diba? Super duper duper. And as in, sobrang baba na. What do you have? What do you have? You get a black hole. So it was Charles Schwarzschild. Sinopi yung Einstein's field equation for point mass. And then he found out that for a certain radius, in fact, pwede yung i-compute kung ano yung halaga. Dapat yung radius para maging black. Kung gusto nyo maging, kung pangarap nyo sa buhay, ay maging black. Ito yung equation para malaman nyo kung paano kayo magpapakaya. Okay? So, alam nyo yung mass nyo, diba? Pasok nyo dito. Alam nyo yung gravitational constant. Multiply nyo. Times 2. Divided by the square root. Alam nyo yan. Alam nyo na kung anong size kayo yung sushrink para maging black. Once you go black, we never go black. Hindi na kayo babalik sa black. Yung isang particle, intrinsic sa kanya, yung particle na yun,
merong wave property for everything. Gets mo? Yes. Intrinsic sa mga particles na wave in current, may wave characteristics. So, ibig sabihin, lahat tayo may wave properties. Pero hindi natin nakikita. So, hindi siya pronounced. Ibig sabihin, for example, itong bola na ito. Bakit ito? Nung i-measure natin with it exactly certain, kunyari iba ito kung gano'n. Okay. Iba ito ko siya. Anong mga kursipahin ko? With exact certainty, alam mo yung trajectory niya. And then, define yung position. Okay? Now, sino mo makakapagbigay sa akin ng sagot? Bakit? Bakit pag malaki yung goal niya? Pag malaki yung objects, nade-determine natin yung circuit. Sino? From that equation, sino makakapagbigay? Bigyan ko kayo ng clue. Yung order of magnitude ng H bar, which is Planck's constant, is 10 to the negative 36. Or 0.36. Yung 0 is 1. So, Tina, against niyo ba? Yung order of magnitude ng H bar is 10 to the negative 36. Bakit madi-determine yung certain position ng ball? Okay, so see that na? You will find that it's not that easy.
are smart. Right now, I think that you are a smart boy, but you have to work hard. Okay? If you want to go far in physics. Okay? Because it's really hard. You'll get many sleepless nights, and you will run out of time para lumabas. Then weak force responsible for radioactivity,
gravitational force by the solar system. Alin sa kanila yung pinakamahina? Gravitational force. And if that's a very large, well, even very large distances, may affect the solution. Okay, I'll skip the next slide. So if you want to learn more about particle physics, you can look at different particles and different characteristics and that. But I won't get into that anymore. But I'll just take note of interesting things like mga ninja. Mga ninja, ninyo alam, right now, we are being bombarded by millions upon millions of neutrinos. Right now, they are passing through us like ghosts. Parang mga ninjas, they just pass through the end of the earth without being impeded. That's why they're very hard to catch or detect. So, gumawa yung mga scientists in Barbica, an ice cube experiment. Have you heard of it? Gumawa sila ng ice na sobrang lalim ng nilipay nila sa ice na detector. Tapos pag tumama lang yung neutrino, they will emit a certain magkakaroon ng radiation, all this electron radiation, and that's what they use to detect those plasma neutrinos. That will help them predict kung saan may sasabog na star. Okay? I'll skip that off. Right? Just before that, some of the important things here I want you to learn. There are what we call fermions and bosons. Does anyone know the difference between a fermion and a boson? Remember? Okay. Fermions are what we call matter particles. So all of us, we are made up of fermions. And bosons are the force particles. So remember, we have four basic forces: strong force, electromagnetism, weak force, gravity. And responsible for the strong force is the gluon. So imagine yung proton. Ilan ang protons ng hydrogen? Sa lang, di ba? Ang hydrogen, ano yung next one yung hydrogen? Diniscuss ka nila yung ano kanina, nilaya, di ba? Synthesis ng mga atoms, right? You have a single proton in hydrogen atom. But when you have enough energy, pag dikitin mo yung dalawang proton plus proton, will they repel or will they attack? Repel, same charge. But how come sa hydrogen, sa helium atom, mayroon dalawang protons? Paano nangyari? Did you ever wonder about that? Paano nangyari? Because they were cooked in the belly of stars. They got enough energy to overcome the mutual repulsion between two protons. They will bind together. And that force that binds them together is called the gluon. The particle that binds them together is called the gluon. Is the gluon also has variation of nuclear fusion? Nuclear fusion. Very good. Yes. It has a relationship to nuclear fusion. Although, kasi pag nuclear fusion, di ba, you tend to release, may mga nucleus. Particle tends to get changed into another kind of particle. But fusion, I don't know, that's fusion. Fusion is fine again. Yes. Gluon is responsible for nuclear fusion. That's right. Fusion is a again. Okay. So where am I? The thing is, the mysterious thing about gluons, sa tawag pala dito ay usually quantum thermodynamics of strong forces, yung basic quantum version. Imagine yung mga proton. Okay, balik tayo doon sa dalawang protons. Right? Still listening? Dalawang protons. If you're a strong man, kung gusto nyo, makita si kulo nyo, gusto nyo paghiwalayin yung dalawang protons. Okay? Kasi necessary sa dalawang, masyadong protons yung dalawang. Iwalayin natin. Mahirap sa pag-iwalay. Kahit ano mga yan. Pero pag tinitingin mo sila, hindi pa sila
want each other talaga. We really want to be together. Parang kung rubber band yan. So pag hindi lang yung rubber band, pinatawin mo, babalik din siya sa dati. Pero yung rubber band, pag pinagigyan mo, parang free flowing yung rubber band, right? Okay. Next, let's move on. Pole thoughts. Alam niyo yan. So hindi ko na di-discuss yan. So weak nuclear force, the polarity in both sides. Now, and then gravity, and graviton. This one we don't know yet. Meron pa graviton. Okay? Alright. I'll skip the others. We'll just discuss this in the next one. So pretty exciting. That is a large hadron collider. So what are we looking for? Well, we already found the Higgs boson, di ba? Kompleto niyo yung chart. Pareho kang hinahanap nila. So we have the standard model, kompleto niyo yung particles. Pero yung Higgs boson ba, pwede yung may mga kapatid or may mga pinsa. So we have to upgrade sila. Next year, sa nila ulit ng April, sana may makita silang bago yung particles. Otherwise, mawawala na kami ng bago. So we'll just skip that. Now we go to the example part, for me it's exciting, related to open problems. Okay. Why are we so concerned about uniting different physics or the different fields, quantum theories, all in one framework? Okay, of course, we have mysteries about the universe. First, we are made up of chemicals, right? Yung mga chemicals sa periodic table, they make us up. Pero sa entire universe, yung nasa periodic table, that's only 4%. Okay? Only 4% of the universe. Okay. Let's get back. Also, remember that we have a different physics for the big, the massive, and the large scale. Big distances, large masses, different physics, and there's a different physics for small things, okay? And fast things. Pero ano nangyayari pag nandito ka na sa dulo ng black hole? Very massive, different physics, and yet at the same time, very small. Sobrang bigat and very small. That's why they're very concerned about looking for random theory. Or the theory of everything. You want to learn more about the Big Bang, you compress the universe, the entire universe, to a single point, it's something like this, singularity. So, we're reaching the end of the lecture. So, let's discuss the fit, yung mga ginagawa ng mga physicists. Sino ba dito yung gusto ng physics? Aside from me. Physics? Okay. So, baka ito ng mga so yung bago mong power na yung sign. Kasi yung meaning. Alright. So this is beyond the standard model. We have Twister theory. I won't discuss that. We have quantum theory. Then, so we're going to take idea. Right. Remember, that space-time is flat. Right? Oh, no. Space-time is continuous. Parang fabric. Pero, ang ano doon? If you want to make a quantum version of gravity, hindi pwedeng, kasi definite ka na, kunyari, energy, definite ka, pero zero kasi kung flat lang. Dapat may mga quantum configurations. Okay? Then you get the mass. And the problem with gravity
is the calculation. Pag nag-detail sila ng supersymmetric particles. Okay. Idea of supersymmetry, for each fermion, matter particle, meron siyang partner na Bose-Shorten. Okay. So nakita niyo, quarks and quarks. Quarks and leptons are both fermions. Okay? The quark carriers are the bosons. Now in quarks and leptons, they have a partner. They have partners called quarks, leptons, and Suzy quark carriers. Nag-baliktad yung mathematical properties nila. Kung yung contribution nila sa the normalization is positive infinity, ito magiging negative infinity. So, mas madali mag-cancel out. So, kakarap lang ng finite number. Pag finite number, mas madali. The thing is, yung supersymmetry was discovered was actually a product from string theory. Aware ba kayo sa string theory? Sikat yung string theory, di ba? Si Sheldon Cooper, divergence, string theory. Maybe, yung space hindi siya continuous. Pero even kung natin small parts, yung ano, na Planck scale, kuha siya sa shapes. Okay? Yung mga particles, hindi lang siya point particles, pero kuha siya sa mga space na nagbabibrate. Tapos, you can think of this, ito yung shape kung saan nagbabibrate yung mga spin particles. Yung mga spins. Para siyang musical instrument. Kunyari, gitara. Ano yung shape ng gitara? Important yung shape ng gitara, di ba? Kasi pag nagdano ka ng notes, yung weight, yung sound waves, magbabibrate siya. So, yung makikrate mo ng sound is dependent on the shape. Yung tarola or saxophone, very important yung shape niya to create the sound that we want. Same thing here. These are called calabiyaw manifolds. Alright, it's just the name. Just think of the shape. And then the proper vibration to produce the physics that we want. Massive particles and charges, etc. Now, anong problema sa string theory? Sigat na sigat yung string theory. Mga tao gusto pumasok ng string theory kasi si Edward Witten. Sabi nila, yun yung next Richard Feynman or Albert Einstein. Lepo sa string theory, liha yung ano niya, yung versions niya. And magulo siya. And of course, di pa nila, wala pa silang test of predictions. Pero yung theory, if you combine them, yung lahat ng versions na yun, yung mga duality sa tinatawag, they correspond to the mother theory. Kung kukombine na into a single ring or kasi yung goal nila, single ring theory at your favor. Para mas mabilis mag-calculate. Para yung Maxwell's equations, na four equations, it's just like this. Ito yung goal nila. So, ito ang requirement sa M theory para gumana siya. Kailangan yung universe should be made up of how many dimensions? We know for a fact that we are made up of four dimensions. Tested na yan. Pero sa string theory, kailangan 11 dimensions. Meaning natin lang, how we make testable predictions with 11 dimensions. Meaning natin naman measure yung 11 dimensions, yung pang-limang dimension na natin, hindi natin ma-measure. Where will we get that? Okay? So probably, kapag yung technology natin, kulang lang, we'll get there. So, I will skip that. This one. It's a final slide. Alright. This one, this guy is called Sisyphus. So, get to select this one. I don't know ano yung kasalanan niya, pero pinag-dem siya ng God. Naitulak yung bato na yan sa tuktok ng mountain. Now, pagkatulak niya yung bato sa tuktok ng mountain, kasi iwan niya, ano ang iyan? Mahuhuli ka ulit ng bato. So, gagawin niya, kailangan niya doon sa tuktok ng mountain. Tulak niya ulit. Ulit-ulit or error yan. Ganun din yung problem ng particle, ng mga physicists. Mas-solve nila isang problem, yung mga ilalit silang bago problem. Dami nilang problema sa buhay. Dami problema sa buhay. Tapos, pero ginagawa pa rin nila. Bakit? Dahil ba sa secret sila? Well, yun iba, yes.
simulation nila. But it's actually, in itself, it's very interesting. It's very romantic. And pag nakasob, di ba pag sabi niya sa math, pag may mga assignments kayo sa math, pag nasob niya mag-isa, di ba parang ang sayo sa inyo, wow, the guest kayo na naman. It's the same pleasure of being guest. Physicists get when they discover something. It doesn't matter if there's any problem that will come along, as long as they have something that can fun to them. Therefore, Sisyphus is happy. That's not a difference. Right? So thank you very much for that. Sunset dyan. So, abangan ninyo ang sunset natin sa December dito. Okay? Kayo kung nandito, Elsa, sinasabi ko na sa inyo. 6 months ago, exactly 6 months ago, nasa PUP kami. Sino ba nasa PUP dito? Meron ba? Diba? That was March 29. Hindi ako nagkakamali noon. Katatapos lang ng equinox noon. So, yun din. Discuss ko din. The direction ng sun. So ngayon, nakita niya iba rin position. So bakit ko sinasabi yun? Para makikilihan natin na depende dun sa habang ng daytime, nighttime. Bikin na naman yun dun sa panahon natin. Gusto niyo mag-inip kung papalipalit ang position ng sunrise? Okay. I'm going to show you some pictures. So kailan tayo mag-equinox local sa Metro Manila?
sa August 2 and 3, yung sunrise, eksaktong sun, yung oras ng sunrise, ang bawa 5:58 na tayo. Ang sunset, 5:58. Yun ang local equinox natin. Pagkatapos nun, doon pala magsisimula bumaba ang gabi. So ngayon, mas mahaba pa rin ang daytime. Ilang minuto pa. So susunod nun, so mas mahaba na ngayon. Kumento ko may light performance na ngayon. No? Kaya mahaba ng gabi. Hindi pa, alam mo lang yun. Pero technically, sa October 3, 4 onwards, hahaba na yun. Mas maaga na ang sunrise. Mas maaga na, ano, late ang sunrise. Mas maaga ang sunset. Okay? Tignan niyo yung position ng sunrise na ito ngayon. Tignan niyo, nasa kabila na siya. Punta na siya sa kabila. Ano ito? October. November. November na ito. Yeah.
pinakita yung sun sa gitna ng tarong building. Tapos yung kanina sun, pinakita ko nito. So, actually, yung sun, ito yung pinakamalayong position niya. Tapos, dito, yung position ng sunset, yun yung kahapon. Sa... Nakita niyo yung cross sa bataan? Nakita niyo yung cross sa malabo? Nakita niyo yung nasa background ng cross? Yung building na yun, yung building na yun, yung cross na nakita yung malabo, yung cross sa bataan. Dambanan ng tangitingan sa Mount Saman. And I can see it from my place. Nagkakaw na nasa pagitan pa ng dalawang building ko. Okay, masaya ako. Then, kahapon, inumpit ko yun. Dapat kahapon, pag-set ng sun, exacto dapat ang sunset, silhouette sana yun. Ang problema, cloudy kahapon. Di ba kahapon yes, sa yes. Store? So, nag-cloudy wala. Siya. Sayang. Hindi ko siya makukunan na, I was waiting for this, na pag-set ng sun, ang ito yung sun talaga. Nasa likod yung sun, tapos magiging silhouette ng cross. And it only happens twice every year. So, na-miss ko siya kahapon. So, hintayin ko na lang ulit magbalik niya after 6 months. Kasi nagpapalik yung position ng sun eh. Kaya ang problema, nagkakaroon na umulan kahapon. Kaya, wala, nagintay ako. Hindi ko natin umulan. Okay? Mag-start ng eclipse. Pula na siya. So, huwag kayong magpula. Kung bakit mapula, may mga magsasabi na naman dyan na kaya mapula yung buwan kasi merong impending na disaster na naman. Kaya eclipse na yun. Tapos by 9 o'clock, matatapos yung eclipse. Magiging full muna maliwanag na ulit siya. So, kung hindi pa kayo nakapag-observe ng eclipse, try natin kung maganda yung weather by magsaset kami ng observation sa Manila Observatory. Tanong ko lang, sino na sa inyo nakakita na ng mga planets? Take a ride. Binanggit ko kanina, nandiyan ang Saturn, nandiyan ang Mars, Venus. Nakikita ba ang Venus ngayon? Ngayon, gabi, yun na. Bukas ang mata, malang mababa na siya. Doon sa kalsada na yun, pag-set ng sun, di ba sabi ko doon ang west, no? 3-day full moon. May crescent moon tayo ngayon. Okay? Paano yung malalaman? Every night, isang phase ang ginagalaw ng moon sa langit. 3 days after. So, ibig sabihin, tatlong phase mula sa sunset, kuno ba yun? Pero hindi diretso. Pasay. 2, 3, makikita mo may crescent moon doon. Pagkatapos ang crescent moon, nasa sunod nun, andun yung planet Mars, ano, Saturn, tapos 20 degrees, isang langkat, dalawang phase yun, andun ang Mars, katabi ng Mars ngayon si Antares, bright star sa Scorpio. So yun yung dalawang planet na visible ngayon. Tapos, bukas sa madaling araw, mga 3 o'clock, yun nakikita nyo mo, maaga kayong gumigising ngayon sa madaling araw, yun nakikita nyo, bright na star naman sa east, yun ang Jupiter. Hindi Venus. Kasi ang Venus ngayon, malapit na siya sa sun. No? Bago mag-sunrise, ang baba na ng Venus ngayon. So, hindi na siya makita dahil natatalo siya ng clear ng sun. So, mawawala ang Venus for a month and a half. So, by November, mid-November, kung hindi makikita niyo sa west, ang maliwanan, yun naman ang Venus. Evening star naman siya. So, tapos na yung showing niya as morning star. Pwede lang siya makita kasi before sunrise or after sunset.
yun. Meron kayo nakikita mga planets, hindi nyo lang alam. And 5 planets ang nakikita nyo. Ano yun? Meron ako hindi binanggit. Sino yun? Mercury. Ang Mercury ngayon, andyan, kaso, last week yung pinakamagandang position niya, after sunset. Ngayon, pababa ng uli siya, kasunod siya ng sun. So, ano yung mga planets? Mercury, Venus, Mars, Saturn, and Jupiter. Diba? So, ulitin ko, ito lang kung sinasabi ko. Yun yung reason kung bakit 7 days ang 1 week. Naisip nyo ba bakit 7 days ang 1 week? Kasi meron tayo yung mga planets na nakikita, Sun at Moon. Ano bang araw ngayon? Saturday. Bukas, Sunday, Sun. Susunod, Monday, Moonday, Lunes, Luna. Tagalogin nyo na lang. Jupiter, siya ang counterpart. Baka magtataka kayo, bakit Martes, Mars, bakit Tuesday, bakit Wednesday, Mars, ang counterpart. Mars is the Roman god of war. Ang counterpart niyan sa mga Norse, sa Viking, is Tew, T-I-W, Tuesday, araw ni Tew, kaya Martes, araw ng Mars. Odin, ang tatay ni Thor. Odin's day, ang counterpart niya, si Mercury, sa Roman. Si Thor, Thursday, ang counterpart niya sa Roman, Jupiter. Kaya Thursday, Webes. Friga, ang counterpart niya sa Viking siya, ang counterpart niya sa Romans, Venus, Viernes. Okay? Saturn, wala siyang counterpart sa Viking. Okay? So yun yung date na.